Hi guys, magandang gabi, umaga at tanghali kung nasan man kayong lugar ngayon. At ngayon ay mag-share lang ako ng konting kaalaman kung paano natin malalaman kung kailan tayo pwedeng magpalit ng ating mga gulong sa ating mga motorsiklo. So first, syempre titignan natin yung physical appearance ng ating tire. Although kahit hindi ka naman ganun ka knowledgeable pagdating sa service, sa maintenance at technical ng iyong motor, physically naman or appearance lang ng gulong is malalaman mo na kung kailangan mo na magpalit ng gulong. So kahit ikaw ay isang lady rider or baguhan lang sa pagmumotor, meron ako ditong sample pictures na ipapakita sa inyo kung ano ang itsura ng mga gulong na kailangan ng palitan or kailangan na ng maintenance. Tawag dito is ang pagpapalit ng gulong. So ito yung mga picture ng mga tire na dapat mo nang palitan. So meron ka diyang makikita sa aking screen. Yung gulong na yan is physically makikita mo siya, no? Pag zinom mo or pag nilapitan mo ang iyong gulong, makikita mo yung may maliliit na lamat, no? Diyan sa picture natin makikita mo diyan may maliliit na lamat na yung gulong. So yung tire tread niya is almost dikit na doon sa mismong pinaka tire na kung saan sumasayad sa kalsada. Then ang next natin is eto, ang makikita mo dyan sa next picture na yan is labas na yung barbed wire niya. Then, masyado ng bugbog yung pinaka-thread ng yung gulong. So, yan na yung oras, yan na yung mga time na kailangan mo na magpalit ng yung gulong. So, ang next natin is paano nga ba natin malalaman kung ilang taon na ang ating gulong. So dito sa picture naman na to, makikita nyo ang gulong na to is 2015. Yung last two digit mula sa kanan is yun yung year na ginawa yung gulong. So next picture natin is makikita nyo dyan yung bagong gulong. Ang nakalagay dyan sa picture na yan is 2022. So 22 yung nasa dulo niya, so meaning bago lang yung gulong niya. Ganyan po tayo titingin ng age ng ating mga gulong. So kahit ikaw ay babae at hindi ikaw ay masyadong technically alam, may idea pagdating sa mga maintenance, especially sa gulong, kasi ang gulong natin, ang topic natin ngayon is gulong. So kahit ikaw pa lang na hindi ka ganun kagaling sa technical terms, makikita mo siya sa gulong mismo. Halimbawa, bumili ka ng gulong, titignan mo siya, meron naman siyang naka-indicate dun kung anong year ang kanyang manufacturer, no? Or anong year siya ginawa. So pag nakita mo sa last two digit niya is 22, so meaning up to date yun. So pag ang nakita mo naman sa last two digit niya is 20, 21, 19, 18, so meaning medyo may kalumaan na yung gulong. So yun lang ang may bibigay kong tips kung paano at kailan ka maaaring magpalit ng iyong gulong. So unang-una, makikita mo sa picture or makikita mo sa physical appearance ng gulong is meron na siyang may maliliit na lamat. Tapos yung tire tread indicator niya is pantay na dun sa pinakatalim ng gulong mo, or dun indicator mo is pantay na dun sa pinaka design or pinaka tawag dito, pinaka tread ng iyong gulong, ano. So ang next niyan is yung nakalabas na yung barbed wire. Tapos ang pag kinapa mo yung gulong mo, medyo hindi na pantay siya, so bukol-bukol na. So yun yung mga kailangan mong tignan pagka che-check upin mo ang iyong sariling gulong at hindi mo na kailangan pumunta pa kung saan sa ang mga dealer or mga
tawag dito, mga talyer, para lang ipa-check up mo kung kailangan mo na bang magpalit ng gulong. Kasi kahit ikaw mismo na ordinary na hindi ganun ka knowledgeable pagdating sa maintenance at mga technical terms, kahit ikaw mismo pwede mong malaman kung pwede ka na bang magpalit ng gulong. So ipapakita ko naman dito sa next picture na to is yung itsura ng bagong gulong, yung brand new. So ito, makikita nyo dyan sa picture, kita pa yung mga kulay ng manufacturer, from the manufacturer. Ibig sabihin, sobrang fresh yung gulong. Yung third thread indicator niya, makakapa mo yan dun sa pinaka second layer ng gulong mismo. Bukod dun sa pinaka last na layer, meron siyang second layer at yung pinaka thread niya ng gulong. So makikita mo dyan sa picture na yan yung itsura ng bagong gulong. So sana nakatulong tong video na to at lalong-lalo na sa mga beginner or sa mga hindi masyadong technical pagdating sa mga maintenance ng kanilang mga motorsiklo. So maraming salamat guys at ride safe. Bye-bye.